Makakausap po natin si Jaisel Ann Orgy. Ang kanyang nireklamo, si boyfriend na nakipagrelasyon sa kabarkada nila. Ma'am Jaisel. Hello po. Good morning po. Good morning po, Sir Rafi. So, nahuli nyo na po itong si Amiel. Yes po. At umamin na po. Umamin sila. Actually, Sir Rafi, sinet up ko po talaga sila para magkita sila. Aha. Paano po nagawa? Paano po sinet up? Alam ko na po kasi lahat eh. May barkada po kasi si Ashley na nagsumbong sa akin ng lahat. Okay. Tapos, calm lang ako kasi gusto kong sa kanila mismo manggaling. So, pinapunta ko po yung kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, papuntahin mo si Ashley dyan sa condo mo. Pupunta kami ni Emil lang, hindi nila alam. Okay. Yun. Then, dun po, naglaro po kami. Sabi ko, sige, inom-inom muna tayo, ganyan. Mm-hmm. Naglaro po kami, fruit or dare. Mm-hmm. Tapos, edi, umikot na po sa kanila. Tinanong ng kaibigan ko si Ashley, sabi niya, nag-sex na ba kayo ni Emil? Sabi niya, hindi. Okay. Sabi ko sa kanya, paano kung may pruweba ako? May proof ako. Then, pinakita ko sa kanila lahat. Ayun. Ano, dininay pa din po nila. Kahit silang dalawa yung nandun. Silang dalawa po yung nandun sa, na naka-check-in sa Togo. Eh, denied to death talaga? Kahit na kumpleto yes. Ebidensya? Opo. Sobrang deny po talaga. Hanggang sa, hindi talaga kayo aamin. Sabi ko, itutus ko kayo sa otoridad na nagdodroga kayo. Yun! Oh, ano naging reaction nila? Nung umamin po. Umamin po. Kasi nag-trending din po yung post ko eh. Okay. Nag-trending po yung post ko sa kanila eh. Nung pag-amin nilang dalawa, ano pong sumunod na nangyari? Inamin lang po nila. Tapos po ano, wala akong narinig na sorry na kahit ano kala Emil. Kahit sa pamilya niya, wala po akong narinig na sorry sa kanila. Okay. Ito pong si Ashley, matagal niyo na pong friend to. Yes. At yung live-in partner niya rin dati, magkakaibigan kaming apat, Sir Rafi. Oh, kung magkakaibigan kayo, ba't nagtalo-talo? Hindi ko po alam. Ayun ang hindi ko po alam. Sobrang unexpected ko. Kasi yung babae niyan, siya pa nagkakwento sa akin, ilang lalaki niya sa isang buwan, lo, nakikipag-threesome pa siya. Ho! Oh! Tapos, nagulat ako kay Emil, ba't pinatulan niya yung babae na yan? Oh, so alam na pala ng boyfriend mo na nakikipag-threesome to, and yet, pumunta pa siya rito at pinatulan niya pa ito. Yes. Okay. Ang ano po pa, ang malala pa po nun, Sir Rafi, na-COVID kasi ang nanay niya ni Emil eh. Okay. So, nandun sila sa bahay, nagka-quarantine sila, nandun, sa Emil ang nagbabantay sa kanya. So, pwede pong positive din sa Emil, di ba? Opo. Tapos iniwan niya ang nanay niya doon para makipag-check-in kay Ashley. Di niya alam, naghihingal yung nanay niya, nang hihina na yung nanay niya, di ba? Tapos naisipan nilang magganunan. Si Ashley, hindi man niya na naisip na may anak siya, mahawa siya ni Emil, may anak siya. Oh, okay. At meron din ba kay anak ni... Yes, may anak po kami ni Emil. 5 months pa lang po, kapanganak ko lang po halos. Okay. Nung makorne nyo na po itong si Ashley na kaibigan ninyo, I'm sure kinausap nyo after na makorne ninyo, ano pong sinabi? Wala hong reaction? Hindi. Walang pagsisisi? Walang pagsusori man lang? Nag-message siya sa akin, Sir Rafi. Nag-message siya sa akin na, ano, na parang ang sabi niya is, nagsisisi din naman daw siya sa nangyari sa kanila, na ganyan na... Choice naman daw nilang dalawa yon. Pero sabi ko sa kanya, hindi ka nag-isip. Bago ka bumuka, sana inisip niyo yung dalawang bata eh. Okay. Base po sa yung pagtatanong sa kanilang dalawa, sino pong nauna lumapit kanino? Based po dun sa mga screenshot na meron ako, na kausap ni Ashley yung babae, si Ashley ang nag-aaya na mag-check-in sila ni Emil. Ah, si Ashley ang unang ang gumawa ng move. Mm-mm. Okay. Ba't naman pinatulan ni Emil? Eh, alam naman ni Emil na barkada nito. Gusto niya din. Hindi na, di ba, Sir Rafi, it takes two to tango. Hindi lang isang may kasalanan, pareha sila. Sa bagay, nandiyan na yung pala, eh, tutukay na lang naman, oh. Di ba po? Andiyan na eh. Okay. Tapos dalawa lang sila. Pero, ma'am, on the other hand, hindi natakot itong si Emil na doon sa sinabi na nagtitresam kung sino-sino ang laki, hindi niya inisip na baka magkasakit siya at pati kayo yun madadamay. Po. Ayun po ang inaan po ngayon, Sir Rafi. Kasi po, ano eh, siyempre, isang buwan kasi kaming hindi pumunta, isang buwan, di ba, live-in po kami. Apo. Tapos isang buwan po akong hindi umuwi doon kasi nga may COVID sila at iniingatan ko yung anak ko. Okay. Kaya lumayo muna kami, dito muna ako sa mama ko. Okay. Nasa ano po ngayon itong si Emil at saka itong si Ashley? Hindi ko po alam sa kanila. Si Emil po, ang alam ko lang ha, sa pagkakaalam ko, nasa kanila. Okay. At ilang beses ko na kasi yan sinabi sa magulang niya eh. Bago pa ako mag-react ng ganito, bago pa umabot dito, lahat yan sinabi ko sa magulang niya pero wala silang ginawang akto. Ano pong trabaho ni Emil ngayon? Wala ho. Oh, itong si Ashley. Ako ho yung nagtatrabaho. Ako yung nag-aalaga ng anak ko, tapos nagagawa pa nila yung ganyan. Oh, kayo pong nagtatrabaho, kayo na po lahat-lahat, and yet nagawa pa nitong isang, sorry ma'am, mabatugan na boyfriend ninyo na kayo po'y taksilan. Opo. 22 years old na yan. Ayaw siya pagtrabahuhin ng magulang niya. Ma'am, sorry. Pero bakit siya po pinatulan? Eh, batugan pala itong lalaking to. Mahal ko yan eh. Bakit to kayo napamahal dito sa batugan na lalaki?
Kasi akala ko talaga magbabago yan. Which is nakita ko naman din yung pagbabago kahit papano. Sa ilang buwan naming nagsama, kasama na namin yung anak namin, nakita ko din naman na kahit konti nagbabago siya. Ang problema ko lang talaga dyan, barkada at inom. Pero hindi ko na naging problema yung babae kasi ito na naman. Ang malala po kasi sa akin, Sir Rafi, barkada namin yan, nakakasama namin sa isang bahay, natutulog kami sa isang bahay. Okay. Ano po trabaho nitong si Ashley? Wala rin. Hindi ko alam sa kanya kung anong trabaho niya. Pero kayo po may magandang trabaho, call center agent. Paano niyo po nakilala itong si Emiel? Common friends po. At alam niyo po na walang trabaho to, and yet nanligaw siya? Hindi kasi po, 3 years na po kami ni Emiel. Nag-college pa lang po ako, tapos nag-aaral pa po kami. Ayun. Okay. Opo. So matagal na kayo, kumbaga, parang childhood sweetheart na, nag-aaral pa lang kayo. Opo. Magkakilala Opo. Na. Opo. So okay po sana lahat hanggang sa pumasok sa eksena itong si Ashley. Opo. Okay. Ma'am, ayaw pong sumagot ni Emiel. Anyway, ang gagawin po natin, sasampa natin siya ng kaso sa Bausi kung sakali man siya po may trabaho at ayaw pong mag-suporta sa anak ninyo. For the meantime, ma'am, manawagan kay Emiel. Nakikinig lang siya ngayon dahil pinapatay niya kami ng cellphone pero nanonood po siya ngayon. Gusto niyo pong mag-mensahe sa kanya, ma'am? Emiel, yung sustento, hindi sapat kasi nabibigyan mo ako ng 1,000 hindi sapat. Yung sa sustento ng bata, ayun lang ang inaano ko sa inyo. Yung sa mga droga-droga nyo, bahala kayo, magparehab kayo. Ayun lang ang inaano ko sa inyo. Kasi sobrang lalamon na eh. Hindi mo na kaya yung isang araw na hindi ka iinom, hindi ka magdodroga. Ashley, ganun ka din. Ganun klase ka ng babae. Ang inaano ko lang sa inyo, ha? Yung mga anak nyo, unahin nyo. Kahit magganyan kayo, pero unahin nyo yung anak nyo. Mag-isip naman kayo. Ilang beses ko kayo sinasabihan pareho, mag-isip kayo 100 beses bago nyo gawin yung mga ganyang bagay. Kung sakasakali, ma'am, ito pong si Emiel ay mahuli dahil sa pagdodroga or dahil hindi pagsuporta, mag-prosper yung kasong Bausi, okay lang sa inyo na makulong to. Opo, deserve na yun. Kahit si Ashley, paano po pala tinatanong po? Gusto po kuhain kasi ni Del yung anak niya eh. Pinapatanong lang po sa akin, gusto niya po kasing makuha yung anak niya kay Ashley eh. Gusto pong makuha ni? Ni Del, kay Ashley yung anak. May anak din po kasi sila eh. Yung jowa niya, best friend kasi ni Emiel yun eh. Okay. Gusto niya makuha yung bata kay Ashley. Pwede po, pwede naman. Lalo pat kung napatunayan at may mga ebidensya, nagdodroga itong si Ashley. Of course, makukuha nung lalaki yung kanyang anak kay Ashley. At ipapakita lang yan sa DSWD, maging sa korte, then very easy, i-award yung kustudiya ng bata doon sa tatay hanggat hindi siya gumagaling at hindi siya napaparehab. Opo. Ayun lang po ang advice ko sa kanilang dalawa. Kung hindi man sila makukulong, ang advice ko po sa kanila talaga, magparehab sila kasi sobrang lala na. At yung mama ni Ashley na kausap ko siya, gusto na daw talaga niya iparehab yung anak niya kasi hindi niya na makontrol. Pero takas daw ng takas tong si Ashley. Yun pong pinakamaganda. Magparehab silang Opo. Pareho. Yes. Ito po'y para sa kapakanan na rin ng kanilang mga yes. anak. May anak si Opo. May Ashley. May anak silang pareho eh. At may anak din si Emiel. Opo. So, alang-alang sa mga bata, magparehab. Dahil kapag hindi, abay baka lumala pa yung kanilang addiction hanggang sa mapunta yes. kung saan. Pwede silang makulong at pwede pa mamatay. Sige po, ma'am, kapag halimbawa itong si Emiel, hindi ho nagsuporta na maayos, ikukorte po natin sa Bausi. Okay, ma'am? Opo. Wait lang po, Sir Rafi. Kasi yung tito ni Emiel nagpo-post ng barel eh. Aha! Ano lang po? Nagpo-post ng baril? Oo. Saka sabi niya kasi may baril yun. May baril daw talaga yun. Merong pong caption? Kasi, doon sa pag-post wala, niya? Wala pong caption eh. Pero parang pahapyaw lang na nagpost siya ng baril. Okay. Na-screenshot niyo po yung baril? Opo. Na-screenshot ko po. Okay. Ipo-forward po natin sa PNP akong bahala kung Opo. Meron talaga siyang baril na kalisensya sa kanya, makakansela po ang permit niyan. I assure you. Opo. Okay? Bigyan niyo po kami ng screenshot niyan. Kami hong bahala. Opo. Okay. Opo, tsaka po yung nanay po ni Ashley, sabi po niya parang kakasuhan daw nila ako ng cyber dahil dun sa post ko. Ano po ipinost nyo? Yung, wala po, kung ano po yung sinabi ko sa inyo, ayun lang po yung nakapost dun. Kasi ang alam ko po, pag sa cyber, pag hindi totoo yung sinabi, dun lang po makakasuhan. Opo. Well, ma'am, mas matindi po itong kasong kaharapin nilang dalawa na merong screenshot na nagmamariwana sila rito at nagdodroga, nagsasyabo. Sobrang dami pong netizen na nagsabi sa akin na ituloy mo yan, ganyan. Ma'am, yung kasong cyber libel, kumpara dito sa kasong paghihitit nila ng droga, mas matindi po ito. Uh-uh. Okay? Okay? I don't think na magkakaroon pa sila ng time o lakas loob ng file ng cyber libel. Mas problemahin nila ngayon ito pong kasong kaharapin nila at nalaman na ng buong mundo na sila'y mga addict. Okay? So, wag ko kayo mag-alala niyan. But anyway, off-air, kausapin po namin kayo para doon po sa mga pwede namin maitulong po sa inyo. Okay. Okay? Salamat po, ma'am, ha? Magandang umaga salamat po, madam. Sir. Thank you. Emiel! Hello po. So, bakit mo ba nagawa yun?
na nag-check-in pa kayo at na napaamin ka pa niya sa isang truth or dare. Yun nga, inaamin ko naman po na, pero sana po, di ba, yung away na yun, sana, away na lang namin sana, na hindi na para i-post pa sa buong mundo. Wala naman na po kami nun nung mga oras na yun. Sobrang labo na po. Binigyan mo ba siya ng proper closure? Nawala na kayo? Bago mo chinek-in itong si Ashley? Opo. Okay. Pati wala na po. Napakasinungaling niya. Sobrang sinungaling niya. Hindi kami wala. Hindi kami maayos, oo. Kasi nga, quarantine siya, nagiinom siya araw-araw. Tapos sasabihin niya wala kami, eh nandito siya. May 28, celebrate pa kami ng 5th month ng anak niya. Sinundo pa niya, nagkita pa kami, magkasama pa kami. Hindi lang kami magkasama sa kanila dahil nga na-COVID sila. Kaya po, nandito kami sa mama ko dito sa Navotas. Hindi lang kayo magkasama, pero kayo pa opo, din. Hindi kami hiwalay. Napakasinungaling niyan. Ha? Siya nga mismo nagsabi, away mag-asawa lang po, tita. Ito sinasabi niya lagi, aayusin ko po yung pamilya ko. Away mag-asawa lang po yan kasi hindi ko siya nire-replyan. Pero sasabihin niya magkahiwalay kami, napakasinungaling niya. Nagsasama lang po kami para sa bata. Ayun na lang po yun sa akin. Wala kang sinabing ganyan, Amiel. Napakasinungaling mo. Paano ba nagsasama sa bata lang? Sira ulo ka ba? Perfect. Ha? May pinag-usapan tayong ganyan? Sa akin po kasi wala na, parang nakikisamahan ko na lang para sa baby na lang po. Napakasinungaling mo. Gusto mo pakita ko lahat ng message mo dito na ikaw nagsasabi na sinasabihan mo ako na Sel, para kasing para sa bata na lang yung pakikitungo mo sa akin eh. Bawal na ng time kasi... yung sinasabi mo na ganun. Tapos ikaw magsasabi niyan ngayon? Ha? O ngay, naamin ko naman yung balik ko. Naamin ko naman, diba? Bakit mo sinasabi na para sa bata na lang? Wala tayong pinag-usapang ganyan. Kasi kung ganyan lang din, makikipaghiwalay talaga ako sa'yo, Miel. Wala pa lang sa pamamakla mo pa lang, Miel. Sa pagbubuntis ko, lahat. Hanggang mga anak ako. Ako nag-aalaga kayo, sininom ka ng inom. Tapos sir, meron din evidence dito. Nakita po ni Mr. Tulfo na kayo po ay nagmamariwana nito ni Ashley. Inamin ko naman po yun. Pero dati po, kami pa ni Jason, kahit siya kasama ko siya, nagkaganyan, nagmamariwana din siya. Hahamunin kita, magpadrag test tayong tatlo. Ngayon mismo. Huwag ka magmalinis. Kasi ginawa... Hindi ako nagmamalinis. Kasi ginawa kita. Oo, sige, haaminin ko. Isang beses, bilang sa kamay ko. Kasi ikaw eh, ikaw yung nagpupush akin na maganyan eh. Siyempre mahal kita, sasabayan kita. Wow. Pero huwag mo sasabihin nag-a-addict din ako dahil hindi ako katulad nyo. Ano mo ba nakilala tong si Ashley? Pubo ba kayo? Hindi po, hindi. Wala po. May nangyari po, oo. Pero wala pong something na ilaban, ganun. Wala kayong relasyon, po, pero merong nangyari. Sir, nakausap mo na ba si Ashley tungkol dito? Opo. Parang sinabi ko na lang po kasi na, sige na, tapusin natin, aminin na natin. Kasi total, sirang sira na rin po eh. Ayun nga po, inaamin ko naman na po. Pero Sir Emil, paano kayo nag-end up sa motel nito ni Ashley? Magka-chat po. Inaya po ako. Nagainuman po kasi. Tapos, yun nga po, nakausap ko. Nagka-chat kayo ni Ashley na mag-check-in na lang kayo sa motel. Apo. Pero isang beses lang ito, sir. Dalawa po. Lang yun, aksidente. Kumbaga, choice mo na yun kasi dinalawa mo pa eh. Apo. May gusto ka pa bang sabihin kay Jaisel? Ayusin na lang yung mga sinabi niya po kasi. Parang, baka, yung side niya lang po yung sinabi niya. Sir, kaya nga sir, pinagsasalita na kita, sir. Sige, sir, kausapin niyo na po si Ma'am Jaisel. Yung sa ano po, sinabi niya sa sustento, yung parang sinasabi niya na wala po kaming nilalabas, puro siya na lang. Nung pagdalabas po ng baby namin, 2 days pa lang po yung baby namin, binyahe na po agad dito yan, Pakavite. Dito po kami tumira sa parents ko, nakatira kami, wala siyang ginagastos, pagkain, tubig, kuryente o kahit ano pa. Parents ko po lahat, ngayon lang po siya nagkatrabaho, pero nung nagbubuntis po siya, andun po kami sa kanila. Pinapaalis na nga po kami sa kanila eh, nakakaya na, kaya pinakiusapan ko sa si mama na kung pwede, doon na lang kami sa Cavite. Okay. Ano po bang trabaho nyo ngayon, Sir Emil? Ma'am, wala po ang trabaho. Paano po kayo nakakapagbigay ng sustento sa bata? Tinutulungan din po ako ng parents ko, pero may nagsisikap din po ako, nagtuma sideline. Nawalan na ako ng gana sa amin kasi yung mga nalalaman ko na may nakilala siya kaka-live, Bigo Live. Siyempre po, sinusustentoan din yung anak ko, kaya hinahayaan ko lang. O sige na, nasa ibang bansa po kasi. Okay. Ako yung magulang, dapat ako yung nagbibigay ng mga, ayun, puro luho po kasi binibigay nun. Ulo talaga sino. Ayaw ko na po mag-name drop. Unang-una, nabuntis ako, never nakipag-usap ang magulang mo sa magulang ko. Never silang humarap hanggang ngayon. Ha? Kung totoong tao sila, haharap sila kasi nakabuntis ka. Ako pa tumatawag. Mama ko ba tumatawag sa kanila, ha? Ayaw nila pa rin, ha? O, pangalawa,
Oo, dito tayo tumitira. Pero umalis. Kaya ganun. Kasi diba, alam mo naman yung mga nangyari sa atin. Humingi ako ng pasensya kung ano yung nagawa ko. Alam ko, nagkamali naman talaga ako. Aminado ako. Humingi ako ng pasensya sa'yo, sa family mo, sa mga nadamay sa video. Sana mapag-usapan natin ng maayos. Di na para sa umabot pa sa kasuhan. Alam mo, ito lang ang advice ko sa'yo. Magparehab ka. Para hindi tayo umabot sa kasuhan. Magparehab ka, Miel. Hindi para sa akin, para sa'yo. Kasi lulong ka na, Miel. Aminin mo na sa sarili mo yan. Sir Emiel, willing po ba kayong magparehab? Kung ngayon po yung makakapanatag. Mapapatawad kita, Emiel. Baguhin mo yung sarili mo. Mabuhay ng normal na tao. Sasamahan namin kayo sa barangay and Ate Giselle, ha? Kasi dito pa lang, hindi natin kayo mapag-ayos. Baka sa barangay, magkaharap-harap tayo at magkaroon tayo ng agreement. And ikaw, Sir Emiel, kung papayag ka, pumayag ka naman na magparehab, tutulong kami sa'yo na para makapagparehab ka. So, kung mangyari, kung hindi po ako magkakaso, magparehab siya. Tapos, ma'am, magpapasama na din kami, ma'am, ng PIDEA. At nakatimbre din to sa PNP kung sakali man po. At siyempre ma'am, nakaalalay din sa atin ng women's desk po para po kung sasakaling hindi kayo makagkaayos, sasampahan natin siya ng kaso sa VAUC. Okay po. Sir Emiel, antayin niyo po yung tawag namin at kayo'y magaharap-harap pa rin po sa barangay kasama po ang aming reporter. Antayin niyo po yung tawag ng reporter namin. Okay po. Thank you, Ate Giselle. Bye-bye. Thank you. Salamat po.